Hi, this is John from Even and Nine Works Productions. Unboxing tayo ngayon. This is the Maki Studio Bundle. Meron din producer bundle, streaming bundle, podcasting bundle, parang ganun. Pero this is the yung bundle na to, meron na siyang big knob. Dito ako pinaka-excited. Meron siyang CR3X monitors, may MC100 na headphones, EM91C condenser, and yung dynamic mic na EM89D. And kompleto na lahat to with the software, the cables, and everything you need to start recording, you know, sa mga project studios, home studios, like I have. Yeah. Next time ko na i-review yung individual components ng bundle na to. For now, overview and unboxing lang siya. And what I think, seeing it for the first time. So, let's do it. Cutter. So, I got this from The Music Source. So, kung gusto nyo din makakita ng avail ng mga Mackie gear, recording gear, speakers, mixers, especially mixers. As yung Mackie, sikat sila dun sa VLZ. Industry standard din na mixer yon. So, yeah. MusicSource.com. So, wow, dami. Ano unahin natin? Headphones. Let's do this. So, ito yung headphones niya. Ito ba? Alright. Para siyang almost like an M30X. One of my favorite headphones ever, yung M30X. Pero yung band niya parang Sony MDR. So, ang gaan, lightweight. Excited din ako to try this. So, ito yung unang makukuha, headphones. So, for monitoring. And then, ito yung dynamic mic niya. EM89D. So, buksan natin. Para ako nagbubukas ng toys. Okay din siya. Weighty. Gusto ko yung pakiramdam mismo. Dynamic mic. One dynamic mic. Isang condenser. Ang cute. Mismo yan, ha? Excited to try all of this. Feeling ko sa vocals and or acoustic guitars. Normally, pag nag-re-record ako ng acoustic guitars, it's all 90%. Galing lahat sa condenser. Padala nga kung mag-record ng straight na yung piezo. I find na pag nakukuha yung peak attack, mas maganda yung tunog ng acoustic. And then you get this, okay yung pakiramdam nito kasi bakal siya lahat. Normally, when you get cheap mics, magbibigay sila ng ganito pero plastic. And this is weighty as well. So, good job, Maki. Speakers, may cables natin kasama. Ito yung CR3 na bagong version. I've been using the CR3, yung old version, yung may green na ganon. I just modded it to have a subwoofer. Kasi yung overall sound projection, mahina yung low end. So I added ng subwoofer. So, wow. Nice. Parang brushed aluminum, black, ganda. Saka mabigat din siya for its size. Dami din connections. So, powered na din to. So, again, excited akong masubukan din ito. So, may monitor speakers ka na. Siyempre, dalawa, left-right. So hopefully mas low-end, mas maganda yung low-end response nito. CR3X. Yung dati CR3 lang yata yung pangalan. So hanggang ngayon nandyan pa rin sila. So pinaka-excited ako, of course. At mamaya na yun. Manual, user manuals. And yung codes for the free software. May kasama siyang Pro Tools 1 tsaka yung isang software din na isa, recording software. Wave Lab, parang gano'n. So, ito yung user manuals ng lahat ng ano. So, pinaka-excited ako, of course, dito sa big knob. Ito yung parang, ito mismo yun eh.
control interface, monitor interface, and audio interface na rin siya. Ito yung Big Knob Studio. Yung Studio Plus, alam ko, mas marami lang inputs. Siguro 6 inputs yon or 8. Ito 4. And monitor control din siya. E, classic yung Big Knobs. Almost lahat ng studio na nakikita ko na big studios, meron silang Big Knob to control the monitors. So, nandito lahat yon. So, of course, dahil sa Big Knob, of course. Audio interface na rin siya, USB. May USB dito. And then, monitors out, A and B. May 2-track. So, may Onyx mic pre na rin siya sa 1 and 2. And then, balance and balance out sa 3 and 4. May gain boost din siya. Plus 4 or negative 10 dB. So, feels weighty. Feels pro. Meron din siyang headphones out with individual levels. Meron din siyang direct monitoring. Yun ang gusto ko, yung direct monitoring. Kasi gusto ko pa nag-record ako ng guitar, walang latency. Sabihin na natin na kahit malakas yung computer natin, iba pa rin ang pakiramdam na naririnig ko yung amp. So yung direct monitoring dito lalabas yung parang analog mixer input siya. So gusto ko yon. And then, mostly kasi pa nag-record naman ako ng gitara, bago pa, hindi ako madalas mag-record ng DI. Kung ano yung effects pedals ko or yung tunog ng amp, yun ang gusto kong nare-record na. I'll make sure na okay na yung tunog nung source before pa siya pumasok sa interface. So sa mixing, minimal EQ na lang or delay and reverb na lang inilalagay ko. So gusto ko yung direct monitoring na yun. Gusto ko siya. And then, may monitor select. Pwede kong gamitin yung sa CRX or kung ano pa yung ibang monitor speakers ko. Kung may subs, may USB din, may talkback din siya. Okay yun. Pero sa mga home studio, di ba? Ako mismo, hindi ko naman kailangan yun. Pero, it's good na meron siya if I ever, kung lalaki man ang studio room ko, di ba? Tapos may divider na siya. Okay yun. So, normally, tracking guitars lang naman ako dito and instruments. Not so much of drums. Or, kuminsan kasi I record drums via e-drums naman. So, normally, USB lang din naman yun. Or stereo ins. So, I'm excited, very excited to use this para magamit sa workflow ng NineWorks Productions outputs ko. And, sarap galawin eh, yung Big Knob. So, yung cables, marami siyang kasamang cables sa box. Kompleto na to eh. All you need, mic cables. Diba? Mic clips, RCA, aux in, USB, printer type, and then power supply, for podcasting siguro to na stand, yes, pwede ko din gamitin sa camera to, pero normally sa mic siguro to, yeah. Tsaka, weighty, no? Metal, eh. Metal. So, again, Maki, good job for this studio bundle. Mabibili nyo to. Available din sa Music Source. May producer pack. And, ito yung studio bundle to. Ito yung with monitors. Ganda yung tsura, eh. Sabi ko kanina, matagal ko nang gamit yung CR3X na model. So, excited ako to... Lahat excited yung word, no? To use. So, ito yung headphones. Dalawang mic. And all the cables you need, nandito na. So, siguro individual review ko to soon per item. So, yun lang muna. Ito yung pinakauna kong recording unboxing. Recording gear na unboxing. So, yeah. Rock on!